Hi everyone! This is Nili. Welcome to my personal vlog. Mahilig akong kumuha ng mga pictures and videos tungkol sa aking bike rides. Actually, recently, tungkol sa pagta-travel na rin. Trip kong i-share ito sa aking family and friends, i-share ito sa'yo, para as if kasama ka namin sa pamamasyal. Instead of the usual sightseeing, kasado sa aking itinerary ang mag-hiking. For the first time, mag-hike ako. From the last vlog, nagkaroon tayo ng glimpse ng hiking trail sa Naksan. Sabi sa internet, pwede pala mag-collect ng stamps sa mga hiking trails dito sa Korea. Hindi ko nagawa yun doon, so itry natin this time. So, from 57 Myeongdong Hostel, pumunta ako sa nearest bus stop heading to Changimun Gate. Dito kasi mag-start yung trail. As usual, for directions, gumamit ako ng internet at Naver Map. One bus ride lang daw. Gumamit pala ako ng eSIM na nabili ko sa Klook. I highly recommend na explore nyo ang Klook and use promo code KLOOKNILI to avail discounts. And most of the sceneries na dinaanan nung bus ay familiar na ako kasi yung nilakad ko nung day 1 ko. Nung in-explore ko yung community nung aking unang accommodation. And now, andito na ako sa area ng yung papunta sa Changimun Gate. But, hindi pa ako makapag-focus doon kasi naiihi ako. I'm looking for a cafe or any public toilet. Kasi talagang ihi-ihi ako. Although may cafe dito pero mukhang it's too early, sarado pa. Not too far dun sa binabaan ko. Bandaron. May coffee shop dito. Ay, so, salamat naman. I have two major concerns sa lakad nito. First is toilet, second is yung weather. As dun sa toilet, ayun, meron namang marami. Actually, maraming mga cafe dun sa bus stop going to Changimun Gate. And dito, of course, nakapag-toilet na ako and nag-coffee muna. Doon ako nang galing. Doon ako nag-coffee. Yun lang. But then, I found this gate. Please use the right stairs. Magtanong nga muna tayo. Ito na nga. Kaya lang it's Korean pero Changimun West Gate, Northwest Gate. Hello. Is this the entrance going to the trail? Is this the entrance going to the trail? Hiking? Yeah. It's the for the Korais Dam Park because heavy rain, so the tour route I give it to. It's closed now. Detour. Detour. Other route. Other route. Okay. This dam was. Okay. So then other route is over. That one. Detour. How to go there? About here. This one is the more difficult route, right? Yeah. And this one is the easier route. Yeah. Okay, thank goodness. Do you have extra paper? Okay. English. Information. Is it safe to hike even if it's likely to rain today? Okay. You go straight. Okay. 500 meters, you set the L road. Go, continue this road. Okay. And the height building, you can start the building. Three, four, height building. Okay. The trail. Okay. Continue the, about 300 meters. Yes, you can see the underpass right side. Okay. Yeah, it's like one gate. One gate. Okay. Okay. Yeah, so continue this road.
toilet. Information town there. Okay. So continue over the city. See, continue this. Go. Sukjong Gate. East the gate. How long will it take me to finish the trail? Where is the destination? Let me check. Log. No, here. Huh? Or here. Anywhere. No, put it there. There. Yay. Thank you. Yeah. Souvenir. So, this here. Okay. Every stop has a stamp? Yeah. Ooh. The Sukjong Gate. Look at this. We position here. I'm here. Yeah. Okay. Yeah. And the information center cross. Okay. So right here, this is right. Okay. Stamp. I will look for the stamps. Okay. Okay. The you remember the Samsung Parkers? So it's no go. This. Go down. Yeah, go down. Okay. So, blue house. Okay. Close. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So, ayun na nga. Ito nga yung Changi Moon Gate. Kaya lang, I was not allowed to go there. Kasi, baka umulan. So, sinarado nila kasi very steep yung way papunta doon. But the guy there, the station staff, redirected me to another gate na mas madali daw yon, and they allow hikers to do the trip. So tara na, lalakad ng vloggerist. So, ito naman pala, may nakalagay. Ayan. Turn right at the fourth section. Turn left. Okay, punta ako doon. Turn right. Dito. Dito daw. Then, turn right. How much? May patubig na. So, dito na sa convenience store. Going. Teka. In fairness, helpful tong app na nagtuturo sa akin kung saan ako dapat pumunta kasi may mga pictures na. So, kahit hindi ako familiar sa place, mukha namang matutuntun ko siya papunta dun sa gate 1. In fairness, dito pa lang, hihingaling ka na kasi yung kalsada, daanan ng mga sasakyan, pataas na siya. Pero may mga kabahayan naman, so panatag ka na safe ka lang dito. Talaga. May natatanaw ako dito, medyo kakaibang kape or cafe, pero it's closed. Pula siya, oh. Then may pusa. Cafe and living shop. Miss, dito pa lang. Hinihingal na ako. Ito pa lang. Hindi pa ito yung trail mismo. Bakit na kasi? And may nakikita na akong parang tunnel dito. So, ito na yata yun. Yan, oh. So, yan na yan, diba? Ito na. Trekking road. Here. May mga bikes. For rent siguro to. Ayan. May oras dito ng pag-akyat. At maraming ruta. Mukhang kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Saan yung destination mo para
ma-direct ka or mag-guide ka ng mga signages mamaya. Ito na. Let's go. Wow. Baba. O, yan na. Baba. Ito mukhang trekking na talaga to. So, from here, ito na, nakita na natin to din. View of Jeongwon-dae Information Center. So, from here, 30 minutes daw. Sige, akitin na natin to. Paakyat. In fairness, sa trekking na to ah. Restroom. Ito, may restroom. May restroom daw. Papunta doon. Ay, wow. Very good. Then, may mga directions na tuturo ka kung saan ka dapat pumunta. Kung gusto mo bumalik dun sa gate, pinuntahan ko kanina. Yan. And then, ito, dito tayo paakyat. And, pansin ko may CCTV dun. Dun may CCTV. And may mga hawakan naman. And in fairness sa steps, hindi siya madulas. Hindi madulas ang steps dito. Tsaka yung height ng steps ay tama lang. Paano napupunta? Init. Sobrang init. Wala pang nangyayari. Pawis na, pawis na. Ayan, may signage. May signage, do not enter military facility. Okay, ito rin yung reason kung bakit hindi na ako nagdala ng drone kasi may military facility dito. So, bawal daw ang drone. At ito yung inakit ko. And tuloy tayo na akyat. Again, may CCTV. Ayan, CCTV. Meron siyang emergency bell. Of course, do not ring the bell. Wala namang emergency. Ayaw mong mapalo sa puwet. Yung mga puno ay ano pa to, green na green. But I think pag autumn na, ano na to, gaganda na. I mean, magbabrown na. Change of colors. Actually, autumn na ngayon eh. September, second week. But, nagsistart pa lang. Magbago yung panahon. In fact, mainit pa. And rainy. Wow. Kaya pa ba? In fairness dito sa trail na to, parang tansyado ng mga gumawa. Mga tao behind this trail ay kung saan kailangan mamahinga ng nagte-trail o nag-hike. Eto, may upuan. Again, pang ilang upuan na to. And, as usual, they have the CCTVs. Merong speaker, I suppose. Kapag may mga important announcements, like, kung may sako na, emergency, mag-a-announce sila dyan para ma-advise yung mga nag-hike. And, may map. May map stating kung nasaan ka na, gaano ka nakalayo dun sa, ayan, sa information center. And doon may CR. So, again, I feel safe. Okay naman siya. Pero pahinga muna ako. Parang may parating. Meron ng hiker. Tinatakbo ni Kuya. Tinatakbo niya nga. Uy. Hindi ko kaya yun. Lalakarin ko lang to. Hindi ako nagmamadali. Tara na. Namuro na tayo pahinga. Puro pahinga at kabibidyo. Hindi tayo muusad. I wonder kung ano yun. Anong shrine yun. At si Kuya na dumaan sa akin kanina. Andun na siya. Antuli niya. May lamok.
suggested outfit ko for here. Sa mga, lalo na sa tulad kong first time lang. Yung nakapants ka kasi may mga lamok. Or maglagay ka ng lotion. Insect repellent, ganun. And syempre mag-prepare ka doon sa mga worst case scenarios. Like pag umulan, your shoes should be at least yung magandang grip. Ako bumili talaga ako ng hiking shoes para dito. Then bumili ako ng water. Kailangan mo ng tubig. Nagdala ako ng payong. Although meron din akong raincoat. Then power bank para in case of emergency, pwede akong makapag-contact outside. Nandito na ulit ang packet. So, ito na nakikita ko ulit. May signage again. Isa papunta doon pero mukhang pareho lang ito ng tat. Ah, hindi. Labasan na to. Or may CR doon. May CR doon. Sa tingin ko may CR doon. Ito nito, Pakyat. 600 meters daw to Hanyang Doseong Doseong Gakjang. Siguro to para pag umulan may masisilungan ka. May kalsada na. So, just in case ayaw mo na, suko ka na, pati ka na dyan. Dito na tayo sa information center. Ayan na nga, may CR. May kalsada. And, ito na. Another akyatin. And, surprise, surprise! Ganun tayo kalayo. Ayan na, one kilometer pa lang tayo, mga be. Hindi pa tayo nakakalayo-layo. Yung powers natin. So, ito ulit ang araw. Ano to? Ayan na! Ayan yung wall. Salamat naman, may luna ng wall. In fairness sa steps, so design para hindi padulas. Sabay tayo mga senior. Nag-hike din mga senior dito kahit pa edad na. There! Bukasan mountain top. Changmin Gate. Gokjang. Restroom. Restroom. Pakitin natin yun. Mountain top. Ito na si Kuya nag-hatik. Galing siya sa taas. Trail run. Tinatakbo niya ang packet na to. Tinatakbo niya yan. Bababa din ako. Hakit na nga kasi gusto ko ng picture sa taas. Nagtuloy-tuloy lang ako sa pag-akyat, sa paglalakad, hanggang eventually nakita ko na nasilayan ko na yung tuktok. Nakita ko na rin yung isa dun sa, pinunta ko dito, yung wall. Merong wall dito sa bundok. Pero maulan. And dito na tayo sa taas. Nasa tayo. And ito yung view. Kahapon, kunisa ang araw, pinasalan ko yung
Actually, hindi yan eh, kabilang side. Pero nasa baba niyan, sa likod nitong palace na to, yung blue house. And then, andito na tayo ngayon. Andito tayo ngayon, sa bundok, sa taas. Yung tanaw na bundok from doon sa baba. And ito naman yung namsan. Buti clear ngayon kasi kahapon tinano eh. May tabunan ng ulap yan. So yan ang view. Diba? Ganda. Paghihirapan mo makunan yung view. Worth it. So ito sana yung dadaanan natin. Ito dapat, sorry, yung dadaanan natin. Kaya lang, sinara muna. Partial entry control and beater guidance for the backup section of the wall city. So yun, control section yung kulay pula na yun. Kasi very steep yan, so doon ako nagpunta. Saan tayo? Ayan, ito yung English. Dito ako nang galing kanina. So dapat ito yung ruta. Pero ito yung very steep na daan na sinara muna dahil maulan. Dito tayo dumaan, umikot. Makit tayo dito. Then, we're here. Ayan. But yes, andito na tayo sa Begaksan Mountain. Ito yung bundok na nasa likod nung palace dun sa baba. And tanaw siya dun sa may Gwanghwamun Square. And ito rin yung nasa likod ng Blue House na pinuntahan ko nung isang araw. So, ang taas daw nito ay 293 meters. So, mukhang popular destination tong lugar na to. Kasi marami na akong nasalubong. Akala ko magsosolo lang ako given na yung panahon ay medyo makulimlim. At in fairness naman, mukhang safe yung trail na to. First time kong mag-trail. Wala akong experience. Wala akong kasama. And hindi ako nag-worry kasi hindi madulas yung daan. And every once in a while, may mga stop na pwede ka magpahinga. Meron din sila mga CCTV. May sound system ako na nakita doon. And parang mayroong button na pwede mong pindutin in case of emergency. Isa to sa mga magagandang itry dito sa South Korea. Especially during yung mas malalamig na klima. And even ngayon na summer. Sa mga gustong itry to, free admission, walang entrance fee. Wala rin hinihingi sa akin na anything like documents or passports. And ang masasuggest ko lang na preparation is of course, mas okay kung magpe-prepare ka ng damit mo na appropriate for this kind of activity. So, dry feet as much as possible and shoes na may magandang grip. Although, given naman na mukhang maganda and safe yung trail kahit yung ordinary lang. Pero mas maganda pa rin kung ano ka. For hiking talaga. Number 2, since unpredictable yung weather natin and mas maganda kung meron kang dala na in case na umulan. May dala akong payong, meron akong dalang raincoat and nagdala rin ako ng water of course kasi hindi naman wala pang nakikita ang tindahan. Although, bago ka mag-start ng trail mo, may nakita na akong convenience store. And ano pa ba? Oh, of course, bring your camera. Magdala ka na rin ng power bank para just in case na kailangan mong may tawagan or mag-update lang sa social media, makapag-update ka. Ano pa ba? One more thing, meron din palang signal dito sa taas. So, you don't have to worry. So, marami pa palang sanga-sanga tong trail na to. Isa to sa mga madadali, relatively. Although, mas madali yung Naksan na pinuntahan ko kahapon kasi medyo mild lang yung slope doon. Dito, medyo pataas talaga. Although, may mga stairs naman na provided para kaya mo pa rin akyatin ng paunti-unti. So, yun lang. Tuloy na natin itong paglalakad natin. So, galing ako doon sa kabilang side kanina. Ngayon, makita ako doon sa top. Sa observatory ba yun? Tapos, doon meron doong picturan. Tinatambay ng mga tao. Then, lipat ako sa opposite side. Ano yung pababa? Although, wala akong nakitang sign kung saan ito papunta. Pero I'm sure, since pababa naman to, dadalhin ako nito sa kabihasnan. Ito na pala yung wall. Yan yung wall na symbol or traces ng Joseon Dynasty. Protection ng dynasty ng sinauna. Laban sa mga kalaban. Although, hindi nito talaga totally
nare-repel. Pipigilan yung mga kalaban, but still meron dyan to protect the city. Yung sentro, yung Hanyang. May CR not too far from pinanggalingan ko doon, may CR. Dito. And observation deck. Pero mas maganda yung video sa kabila. Teka lang. Close dito. Sarado nga dito. Sarado. Kung sarado dito, saan ako dadaan? Ah, hindi. Ito. Ito pala ang daan. Kala ko dito. Ito pala ang daan. Total abstinence. So, bawal manigarilyo at uminom ng alak dito, guys. In fairness dun sa mga signages and reminders nila, merong logo ni Bananas and Pajamas. May mga spider webs at ang lalaki ng mga spider katulad yung nakita ko sa Nami Island. Umaambon. And I wonder kung anong tawag dito sa, hindi naman to mattress, pero parang yung katulad sa lubid yung material niya. And may mga kasabay na tayo, mukhang couple to na banyaga at umuulan. My god, umuulan, friend. Oop. My god, dahil tayo isang Girl Scout, may payong tayo. Ito yung nakalagay. So, Sukjeng Moon Gate, Jok ng Information Center, Hanyang Doseong Kokjang. I do not know kung ano yung mga yan, but basta dun lang tayo sa trail na pababa. Uy, hala, nagsasanga to. Some Shadow Information Center toilet. Teka lang po, umuulan na. Teka lang, hindi ko alam kung saan ako liliko kasi nagsangal ang daan. Titingnan ko muna yung mapa ko para masure ako, or tingnan ko na lang yung Google Map. At lumalakas po yung ulan, buti na lang may dala akong payong, so hindi ako nag-worry. Ready rin ako kasi may dala ako tubig and pagkain. May dala rin akong paracetamol. May Rotal din ako. Shout out Rotal. Just in case mawala ako ng malay. Pero hindi mangyayari yan. Pero just in case, medyo siguro mas madali-dali ako hanapin. Then Google Map. Saan ba tayo? Okay. Dito na ako. So pag bumaba ako dito, ang labas ko ay sa tempo ng punta. Ah, yun na nga yung pababa. Ang baba nito ay Samcheondong. Ah, dito ako sa Samcheondong Information Center. Mukhang dito na ako. Liliko na ako. Tamang landas. Let's go! Teka lang. Lumalakas po ang ulan. Ito kasi yung problema, galing ako doon. May daanan din papunta dito. Dito tayo, mga friend, mga chinggu. At hindi naman ako nag-worry, may CCTV. Kailangan ko ng SOS. Maglulundag lang ako sa may CCTV. But no need for that. It feels safe naman. Pero part yan ng adventure, yung pag-ulan-ulan na yan. Pero yun na nga. Umuulan tayo. As in. Palakas yung ulan. Pwede naman huminto mo. Para naman
mas safe, di ba? Hindi ka madulas. Pero yung texture talaga ng dinadaanan dito, yun o. Hindi ko maramdaman na madudulas ako. And siguro malaking bagay yung grip ng shoes. Unlike dun sa mga trail na, syempre, yung mga usual, yung nakikita ko sa online, sa mga friends, yung mga train at hiking path nila, talagang yung gagapang ka sa putikan, gagapang ka sa mga bato, eto, hindi naman ganun. Talagang pinaghirapan ng kinauukulan. And I would like to add, may mga puno na kulay pula na bahagya yung mga dahon. Pero hindi mo pa masyadong ma-appreciate o mapapansin niya sa ngayon. Kasi it's too early pa para sa autumn colors or fall. Kasi yung peak season. Mainit pa nga ngayon, mas feel ko pa ang summer. Kasi dito sa taas, ito naman seedless tayo. Actually parang mas gusto ko naka-shorts ako dito. Kaya lang, may mga insects din kasi kanina, may mga lamok. May bee. So mas gusto ko itong naka-pants. Mga chinggo, my god. Yalaban. Ay. Laban lang. Ay. Where are we? Na si Kuya, nakasabayan natin. Ayan siya. Naglalay bata to. Chakot. Ayan, sa baba. Ay, maganda nga naman ang view dito. Tanaw yung Lotte Tower. Ngayon dyan tayo galing. May ano na naman doon, intersection doon, pero may signage naman. Tuturo niya kung saan yung papunta doon sa Samcheon-dong Information Center. So, hindi ka malilito, hindi ka maliligaw. Kasi bawat magsasanga na kalsada o daan or intersection, may signage po. And may CCTV. Doon sa previous vlog ko, binisit ko yung Seoul City Wall Museum at doon mas makikilala mo itong history ng Seoul. Itong Seoul City Wall ay sinimulang gawin noong 1396 pa. Pinalilibutan nito ang Seoul na dating kilala bilang Hanyang. Ito ay noong panahon pa ng Joseon Dynasty, 1392 hanggang 1897. Imagine that, ganun nakatagal. Itong wall na to ay may haba na 18.6 kilometers daw. Binabagtas nito ang Bugaksan Mountain, Naksan Mountain, Namsan Mountain, at Inwangsang Mountain. Sa lahat ng activities na ginawa ko dito sa Seoul, ito yung pinaka-paborito ko kasi naiiba. Sightseeing siya na nature na may kasamang history. Essentially, itong ruta na to, yung paakyat lang dun sa observation deck, yung puro pataas. After that, yung ruta na tinaha ko, puro pababa na. Pero it doesn't mean na madaling-madali na siya kasi yung pagbaba ko ay nangangailangan din ng pag-iingat. At yung pag-iingat na yon, gumamit talaga ng maraming muscles sa aking mga binte kasi kailangan kong i-control yung pagbaba o pagbagsak ng paa ko kasi otherwise may tendency na madulas ako or out of balance din kasi pagod na rin ako and at the same time maulan, madulas yung kalsada. Half day lang yung ginugol ko rito ha. Nagsimula ako around mga 9 o'clock in the morning. Tapos mag-aalauna nandun na ako sa baba. At kumakain na ako ng aking lunch. God, ihing-ihing na ako. Galing tayo doon. Here's the toilet. Mag-separate ang women and for men. And check natin. CR check. Uy. 이곳은 전담 비상벨 시스템이 설치되어 있는 암시 화장실입니다. 비상시 화장실 칸 및 세면대에 설치되어 있는 비상벨 자동식 미사본. And then, malinis. Actually,
may natatanaw na akong building doon. So, medyo malapit na tayo sa kabihasnan. And based sa map, we are here. Ito yung toilet. Then, may daan dito. Tatawid tayo dyan. Then, baba tayo dito. So, ano to? Well, so, basta dito tayo sa bandang to. Actually, alam ko, bandang baba niyan, Bukchon na yan eh. So, tara, silipin natin. Ayan na nga. May mga sasakyan and watch your steps. Kasi very steep ang daan. Siguro makakatulong tong payong. So, kung tatawid kayo dito, galing ako doon eh, papunta dito, medyo makiramdam din muna kayo sa mga dadaan. Kasi although yung dito, huminto kanina yung sasakyan, yung dito, parang antulin niya pa rin. Kahit na naka-green pa, at may ilang seconds pa para sa pedestrian. So, ingat dito. And to pagdating ng autumn, sobrang ganda at magical kasi itong padahon na to ay nagtuturn ng pula or brown if I'm not mistaken. Hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. This is Nili360 na nagsasabi na kung nahagip ka ng aking lente, sana makita mo ito at napangiti kita. See you on my next bisikleta, camera, etc. video. Bye-bye!